Hello classmates and future CPAs, welcome to my YouTube channel. In this video, we will discuss the 5 financial reports concerning a business entity. Okay, alam naman po natin na ang goal ni accounting ay magbigay ng reports na makakatulong sa mga investors, owners, and other stakeholders to help them in their economic decision, in making their economic decision. Okay, tayong mga accountants ay gumagawa ng isang mapa or isang map para mas ma-picture out ng ating mga users of financial statements kung ano na yung mukha ng business as of today. Okay, ito ang kanilang magiging basehan para magdesisyon upang ipagpatuloy ang operasyon, kung ipapagpatuloy pang operasyon or ititigil na ito. Okay? At dahil dito nabuo ang financial accounting. Okay, ang financial accounting ay isang area ng accounting or it is an area of accounting na nagfo-focus na i-record ang lahat ng mga transactions ng isang business. Record transactions of the business. Okay? Number 2, mag-prepare ng reports based on those transactions. And yung number 3 ay mag-report or mag-communicate to various interested parties or users of financial statement. So, madali lang, pag financial accounting, yung goal natin dito is mag-record, mag-prepare ng reports, and mag-communicate ng reports. Ganun lang po siya kadali. Okay? So, malabo pa rin ba? Well, i-explain natin ng mas precise. Record, prepare, and communicate. Okay? Ang ibig sabihin ng recording ay ang pagsusulat ng transaction sa ating journal book. Okay? Lahat ng mga transaction hanggang ma-post ito sa general ledger. Okay? From general journal to general ledger, parte yan po ng ating recording process. Okay? While sa preparation stage naman, mag-pre-prepare tayo ng reports, dito ay gumagawa tayo ng reports para sa mga users ng financial statement. Okay, alam naman natin yung users of financial statement. Ito yung mga stockholders, investors, employees, customers, and other related parties thereof. Okay, dito natin pinapakita kumusta na ang ating negosyo. Okay, ano ang mga nagawa natin sa taon na ito? At ano yung mga natutunan natin sa taon na ito para makatulong sa negosyo? Okay? And yung last is communicate. Okay? Communicate. Useless ang isang report kung hindi ito maipapahayag sa users ng financial statements. Kagaya ng mga managers, yung mga employees natin, yung mga customers, yung mga stockholders, and other users of financial statements. Dahil sa kanila tayo umaasa, at sila yung bumubuhay sa ating business. Okay? But yung focus lang natin ngayon is dito lang tayo sa preparation. Preparation lang po tayo magfo-focus ngayon. Okay? So, what to prepare? Ano-ano yung mga reports na kailangan nating gawin or kailangan nating i-prepare? Okay? The answer is the financial statement itself. Okay? Ang content ng isang financial report or financial statement ay ang mga sumusunod. Okay? Yung financial statement is binubuo ng balance sheet or statement of financial position, income statement or statement of performance. Okay? And meron tayong statement of changes in equity,
Meron din po tayong statement of cash flows. Okay, and then we have the last one called notes to financial statement. Okay, these are the five financial reports of the financial statement. Okay, as a result of the financial accounting process. Okay, unahin na po muna natin yung balance sheet. Ang balance sheet, pag sinabi nating balance sheet, it refers to the financial position of the company as of the year 20XX. Okay, kung ano mang year yan. Okay, meaning ano yung position or ano yung standing ng company ngayon. Papunta ba siya sa good side or bad side? Papunta ba siya sa bad side? Okay, hinihila ba siya papuntang bad side or the other way around, which is the good side? Okay? For example, last sem ay nasa 7th place ka sa iyong dean's list. Di ba? Merong dean's list sa college. Pero ngayong sem, nasa top 1 ka na ng guidance counselors list. Okay? Anong nangyari? Sagutin yan ni financial statement, which is the balance sheet or the statement of financial position. Okay? But yung standing mo ay ganito. Okay? Bakit napunta ka sa guidance counselors list ngayong last sem ay nasa dean's list ka? Okay? Baka may kinalaman yung COVID-19 pandemic sa negosyo mo. Kung sa business side tayo. Okay? Kaya bumaba yung financial position mo. Okay? Baka wala nang mga nag-i-invest or baka nalulugi tayo sa operation kaya bumababa yung ating standing or position sa company natin. Okay? As of. Yung nilagay ko dito is as of. Meaning, we are looking at the past. Okay? Tinitignan natin yung past natin dito kasi lahat ng pangyayari sa nakaraan ay ina-accumulate or ini-effect natin hanggang sa taon na ito. Okay? As of the current year, ano-ano na yung mga pag-aari, yung mga ari-arian natin, ano na or magkano na yung ating liabilities or pinagkautangan natin at magkano na lang yung ating equity. Ganun tayo mag-isip pag sa balance sheet. As of, okay, ano na? Ano na yung standing natin hanggang sa ngayon? This is an example of a simple balance sheet which is composed of assets, liabilities, and owner's equity. Okay? Sa simple balance sheet na ito, meron siyang cash na 1,000. Meron siyang accounts receivable na 500. Sa liabilities naman, meron siyang bank loan na 250. And meron siyang accounts payable to suppliers, which is 750. Okay? And then, yung owner's equity niya is yung capital niya, which is the 500. So, total assets, 1,500. Total liabilities and owner's equity, 1,500. Balance po sila. Kaya siya tinawag na balance sheet. Okay? Next is the income statement. The income statement or the statement of financial position shows the financial performance of the company for a period of time, okay? For a period of time. Meaning, sa loob lang ng particular na taon na yan, dun lang natin vina-value yung ating income statement. Meaning, yearly siya, pwede siyang quarterly, pwede siyang monthly, okay? Pero hindi siya kagaya ng balance sheet na as of yung ginamit natin, okay? Dito sa income statement, particular year lang siya or particular quarter. Okay? Ano ang naging performance ng company ngayong taon? Okay? Ano ang income or ano yung naging income or expense ng company ngayong taon? Note lang na be careful tayo sa wordings natin kasi yung wordings natin dito dapat is
for a period of time, di ba? Sinabi ko kanina. Kasi ang profit ang pinag-uusapan natin. Profit yung pinag-uusapan natin dito. Ang income ay usually batayan niya ng taon. Okay? Yung batayan niya or basis niya is the year or the quarter. Kaya siya tinawag na income statement. Kasi pinapakita niya yung profit or loss sa loob ng isang taon. Kung loss ba siya during the year or profit siya during the year. Okay, here is an example of the income statement. Okay, meron tayong net sales na 1,200,000 binawasan ng cost of goods sold during during the year 2006, nagkaroon tayo ng cost of goods sold na 850,000, kaya yung net profit natin or gross profit natin is 350,000 na lang. Binawasan pa tayo ng selling, general, and administrative expenses during the year 2006 na 311,000 pesos. So, meron na lang tayong income from operation na 39,000. Okay, binawasan pa ng interest expense na 9,000 kasi naka-incur tayo during the year 2006 ng 9,000 interest expense. Kaya lumabas yung income before taxes natin is 30,000. Bawasan pa din ng income tax during the year 2006 na 12,000, meron na lang tayong net income na 18,000. Ganun lang po siya kadali sa pagbabasa or paano basahin yung income statement. Okay. Pumunta naman tayo sa statement of cash flow or cash flow statement. Sa cash flow statement, sinasummarize natin yung inflow, papasok na pera, and cash outflow of the company. Okay. Parang give and take lang ito. Ano yung mga nakukuha natin and ano yung mga binibigay natin. So, giving is an example of our cash outflow, di ba? Pag namimigay tayo, syempre yung outflow ay nagkakaroon. Okay? Nagkakaroon tayo ng outflow kasi nagbibigay tayo. We are giving. Okay? Pag sinabi naman take or we are taking, we are receiving. Okay? Pag sinabing receiving, inflow yan. Inflow po yan ng ating cash kasi nakaka-receive tayo ng pera galing sa mga customers natin. Okay? So, ang cash flow statement ay isa sa mga pinakamahalagang bagay sa negosyo. Kasi, pera yan eh. Pera yan. Ang tawag sa accounting ng pera ay cash. Kaya siya tinawag na cash flow statement. Okay? Minsan, tinatawag din sa accounting na cash and cash equivalent pag involved na yung mga cash equivalents. Like, meron na tayong mga time deposits and other cash equivalents. Okay, meron pang ang petty cash fund, meron pang mga contingent fund, ganun. Basta ang point natin dito, pare-pareho silang cash. Okay, sa isang buong taon, magkano yung natanggap na pera ni business or ni company at sa loob ng isang taon, magkano yung nagasto ni company. Okay, dahil dito mapipicture na natin kung magkano ang natitirang pera or yung mga naiwang pera sa company natin after deducting na yung mga outflow of cash. Okay? Dahil dito mamamanage natin ng maayos ang cash ni company. Okay? Here is an example of a cash flow statement, which is a simple cash flow statement from Bob's Donut Shopee Incorporated. Okay? Meron silang operating activities, meron silang investing activities, and meron silang financing activities. Okay? So, dito sa operating activities, usually yung mga current assets at current liabilities ng mga accounts yung apektado dito. Example, receipt from customers. Yung accounts receivable natin is
nakolekta na natin. Payments to suppliers, yung accounts payable natin ay nabayaran natin. Payments to employees, yung salary ng mga empleyados nabayaran na natin. Payment on interest, yung mga interest natin ay nabayaran natin. Okay? Yun yung pang-operation lamang. Sa investing naman, meron tayong pinagawang renovations and yung mga improvements sa ating building. For example, nagkaroon tayo ng outflow na 25,000 kasi pinagawan natin ng elevator yung ating building. Okay? That is part of the renovation and improvements. Okay? While the financing cash flow, it relates to the non-current liabilities natin or the equity. Okay? Example, yung equity, issuance of common stock, lumaki yung equity natin. Issuance of long-term liability, lumaki yung non-current liability natin. Dividends paid, it is related to equity. So, dito siya sa financing. Kaya, yung closing cash natin is 49,600 na lang. Okay? Deducting the three operating, investing, and the financing cash flows. Okay? Yun yung cash flow statements. Next, or the fourth one, the statement of changes in equity from the word changes. Okay? Or tinatawag din siyang statement of retained earnings kung sa corporation siya. Okay? Ang statement of changes in equity from the title itself, ano-ano yung mga nagbago sa equity? Okay? May mga pagbabago ba sa pagmamay-ari ng kumpanya? Okay? For example, si A ay dating owner. Okay? Si A ang dating owner ng kumpanya. Okay? Ang best friend niyang si B ay nag-invest din. At kalaunan ay naging partner sila sa negosyo. Doon pa lamang alam na natin na may pagbabago sa ownership kasi dalawa na silang owner eh, 'di ba? May pagbabago sa ownership hindi na lang sa iyong owner kundi si A at B na yung owner. Okay? Ang isa pang makakapagbago sa galaw ng equity ay yung mga naging net income or profit natin sa ating negosyo. Kasi yung income statement na diniscuss natin ay papasok yan dito sa statement of changes in equity, yung net na income, net income or net loss na tinatawag, papasok na yan sa statement of changes in equity. Okay? Kaya siya tinawag na changes kasi dapat may pagbabago sa equity. And meron naman talagang pagbabago sa equity brought by the changes in ownership or yung mga profit or loss natin. Okay? Here is an example of statement of changes in equity ni M. Santos. Okay? Meron siyang investments during the year na 300,000. Meron siyang naging net income na 51,414 galing sa kanyang income statement yan. Then, yung magiging total niya dito is 351,414. Nag-withdraw siya ng 25,000. So, yung net increase na lang ng kanyang ownership is 326,414 pesos. Okay? Yun na yung magiging capital ni M. Santos at December 31, 2011, which is 326,414 pesos. Okay. So, punta na tayo sa pinaka-last na financial report, which is the notes to financial statement. Okay? Pinaka-importante sa lahat ng financial reports ay ang notes to financial statement kasi nandito yung explanation or yung adequate disclosure para i-explain ang apat na financial statement or yung balance sheet, kung hindi ka nakakaintindi ng balance sheet, yung mga explanation and supporting computation ay nandito sa notes to financial statement as well as the income statement. Yung mga supporting computations ay nasa notes to financial statement. Yung sa cash flows,
Yung mga supporting computations dyan, nasa notes to financial statements. Okay, and then yung statement of changes in equity, yung mga explanation or yung mga supporting computation ay nasa notes to financial statement. Kaya isa tong, ito yung pinakamahalaga na parte ng financial report, ang notes to financial statement. Okay? Hindi yung note, di ba? Yung note sa music or sa PE, hindi yon yung tinutukoy natin. Yung tinutukoy natin dito is yung note na nagsusulat tayo para i-explain yung mga bagay-bagay. Yun po yung notes to financial statements. Okay? And yun po yung mga 5 financial reports or the basic financial reports in financial accounting.